Ito po ang teleradyo serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo 630. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Doray, tinanong ko sarili. Gulat me, Alvin El Chico. Para kang ano? Love it. Para kayong namamalimo sa kalye. Yung ganon, walang yaka. Alam, aras na, binibining maganda. Buti walang namutawi sa bunganga ko. Na? Po! Alam mo, Duterte. Ay, lasayos na, gising na, bangon na, Tuesday pa lang. Gising Pilipinas. Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising na. Bango na. Gising Pilipinas. Oy, gising na, bango na, anong ulam natin? Saging. What is for breakfast? Ano bang masarap na almusal, partner? Ako, naiisip ko. Labas si Camille dyan. Nagpaparinig na ako. Parang anong gusto kong mo? Ibalik yung kinakain natin, corned beef, eh. No? Ako yung ulong ganun no? Sa noon. Siguro sa Friday. Yan. Oo. Magpakain tayo sa Friday. Wag na yun, partner, kasi masamantiyan ko. Ano ba? Kasi tama, partner. May okasyon sa Friday. Ano meron? March 1. Oh, Marso na pa na ganong kabilis. Biglang nawala na yung unang dalawang buwan ng 2024. Parang ganun-ganun lang. Tapos na, partner, ha. Anyway, good morning po. Ngayon po ay Martes, February 27, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga, mga kaserbisyo. Si Doris Bigornia po ito. Narito na ang unang bugso ng ating mga panggising na balita. Nabiktima ng hacking ang Facebook page ng Philippine Coast Guard kagabi. Sinabi ni Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na sumulpot sa kanilang FB page ang ilang video clips at nawalan sila ng access dito. Ito na niya ikatlong pagkakataong inatake ng mga hackers ang social media at website ng Philippine Coast Guard. Nakikipag-ugnayan ang Coast Guard sa Facebook at mga ahensya ng gobyerno para mabawi ang kontrol ng kanilang FB page. Hindi tayo natututo, hindi ho ba ilang ahensya ng gobyerno na yung nagka-problema ng ganyan? Dapat partner, ini-strengthen natin yung Napakahina. Lumalabas na napakahina. Na kayang-kayang i-penetrate ng mga hackers. Pero, the Chinese. Este! sorry. Mali. Ano ba yung mga nakita ng mga video? Hindi naman pornographic. Ayaw ko kung pornographic. Hindi ko nakita, partner, yung ano eh. Pero ang punto dun, hindi nila na-access yung sarili nilang page. Ayan. O di ibig sabihin may problema nga. May nakalusot. Kumbaga, yung security, hindi ganun katindi. Eh, hindi pa ba tayo natuto? Ano bang nag-i-example natin? PhilHealth. Yan. Numero uno, COMELEC. Dami yan. Armed Forces. Ang dami naman natin example na hindi natin pwede sabihin, ay, hindi ko alam na gano'n. At saka malalaking ano yan, ahensya ng gobyerno, ah. Oo. Diba? Na parang magtataka ka at mababahala ka. Oo. Ganun na lang makadali yun. Ay, Diyos ko hindi po. Ibig sabihin, dapat nagsilbing leksyon na sa'yo yun. Kaya nga. Tatlong beses na nangyari. Oo. O di dapat ginawan mo na ng paraan na kailangan maayos yung security nito, ah. Dapat gastos maayos. Gastos natin ng konti, magkonsulta tayo sa ano. Ang laki naman ng budget ng ano, ah. Naalala mo, naging na issue yung Coast Guard dati. Ano nga bang issue nun? Kaya nga. Pero wala na po yung budget. Wala na ba? Kasi po, dinala na po doon sa glue tag grip. Nagkunik-kunik. Huwag ka iba yun. Iba kong sapin yun. Glue talaga. Nanggigigil. Me.
posibleng ginagamit ng signal jammer ang mga gumagamit ng signal jammer ang mga Chinese laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Coast Guard spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore Jay Tarriela, na tatlong beses nang nangyari na hindi makapag-transmit ang mga barko ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Automatic Identification Signals o AIS. Ginagawaan niya ito ng China Coast Guard para suportahan ang kanilang kwento na itinataboy ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinumpirma rin ni Tarriela na muling nagkabit ng floating barrier sa Bajo de Masinloc ang China Coast Guard sa tuwing dumadating ng ang mga barko ng PCG at BFAR sa lugar. Ang kukulit talaga nito mga ito, no? Paano hindi titigil yan? Dinipensa ng China ang paglalatag ng floating barrier sa Bajo de Masinloc na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na bahagi ng teritoryo ng China ang Bajo de Masinloc na tinatawag nilang Huang Yandao. Inilatagan niya ang mga floating barriers dahil sa umunoy panghihimasok ng Pilipinas sa kanilang teritoryo at maprotektahan ang soberanya ng China. O hindi talaga tayo magkakasundo. Partner, anong tawag nila? Anong tawag? Huang Yandao. Ano daw? Sabi ng Pinoy. Wala, hindi tayo talaga magkakasundo dahil magkaiba partner eh. Sabi ng isa, amin yan. Kaya sabi naman natin, atin yan. Hindi po pwedeng dalawa ang may-ari niyan. Kaya nga. Isinailalim na sa state of calamity ang Bulalakaw, Oriental Mindoro dahil sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Municipal Agricultural Office, pumalo na sa 65 million pesos ang pinsala sa mga tanim ng sibuyas, habang 27 million pesos sa mga palayan. Tiniyak ni Oriental Mindoro Governor Umerlito Dolor na bibigyan ng tulong ang halos 1,000 magsasaka na apektado ng El Nino. Samantala, hinikayat ng Department of Agriculture ang iba pang bayan sa Mindoro na apektado ng El Nino na magdeklara na rin ng state of calamity. Ito'y upang makapagpalabas ng pondo ang DA para sa pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka tulad ng financial aid. Sabi mo yung partner, I guess natin mamaya si Mayor. Halos 1,000 magsasaka ang nawalan ng kita matapos matuyot ang mahigit 1,000 hektare ng palayan sa bayan ng San Miguel na pinakamalaking rice-producing municipality sa Bulacan. Malapit na sanang anihin ang mga tanim na palay na nasira dahil sa kakulangan ng patubig. Sinabi ni San Miguel Municipal Agriculturist Glenn Ortiz na wala nang makuhang patubig mula sa mga irigasyon, lalo't pinangangambang umabot hanggang Marso ang epekto ng El Nino. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng San Miguel ang tulong na maibibigay sa mga apektadong magsasaka. Pinagtibay ng Korte Suprema ang habang buhay na pagkabilanggo at 2 milyong pisong multa na ipinataw sa convicted na babaeng child pornographer. Ibinasura ng Supreme Court ang apelan ng child pornographer at pinagtibay ang hatol ng Regional Trial Court at Court of Appeals na guilty ito sa mga kasong paglabag sa anti-online sexual abuse of exploitation of children at anti-child sexual abuse or exploitation materials act. Ayon sa Korte Suprema, hindi nila sasantuhin at pananagutin sa batas ang mga nasa likod ng child pornography. Naaresto ang convicted child pornographer sa raid ng mga pulis noong 2016 kung saan na-rescue ang 3 menor de edad kabilang ang sariling pamangkin nito. Nahulihan sa hindi kinilalang child pornographer ng cellphone at computer na puno ng mga malalaswang larawan ng mga menor de edad na ibinebenta sa mga foreigner. Ano ba naman kayo? Hoy, gising na, bangon na, mabuhay ang mga manggagawang Pilipino! O yan, pahit na rin, sabi ng camera, 350 daw. Microphone. Ay, 350 daw gustong na ibigay. Oo. Okay. Ano sabi naman ng mga manggagawa? Well, siyempre, good. Eh. Kaya lang, medyo malabo pa pa. Ang sabi ng employer, sa Shane pa nga lang, nagagalit na, lalo na sa 350, ni Huba. Sabi niya, ano daw? magandang umaga at happy birthday kay Andrea Frago ng Department of Energy. Happy Andrea, birthday. Happy birthday! Sabi sa batas na hindi na bawal ang magpapansin. happy birthday kay Dr. Mitzi Padrinaw. Dr. Mitzi, happy birthday. Punta na kagad natin si Ma'am Lori de la Cruz. Yan. Ang aring pag-asa weather forecaster dahil bumalik yung amihan. Luma. 23, partner, habang naliligo ko kanina. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lori.
Good morning, ma'am. Yes po, good morning, Sir Alvin at Ma'am Doris at sa ating mga kababayan. Tama po kayo, yung amihan natin bumalik ko ulit at nakaka-apekto. Ito ngayon medyo malakas, apektado ang buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas. So nagdudulot ito ng maulap na papawirin na may mahinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora at maging sa Quezon Province. Magiging maulap din na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Davao Region. Epekto naman ng easterlies at yung trough ng isang LPA na nasa labas naman po ng ating PAR. Itong LPA likely po mananatili naman po siya sa labas ng PAR. Ibig sabihin, mababa yung chance ang pumasok ito ng ating area of responsibility. But yung kanyang trough o yung buntot ay patuloy na nagdudulot po ng mga paulan sa Davao Region. So particularly the eastern section or southeastern section of Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, maging sa Western Visayas, may mga isolated o mga pulupulong mahihilang pag-ulan na pwedeng maranasan dahil sa epekto ng amihan. Then sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather apart from localized thunderstorms. At sa Baguio City, kani ay nakapagtalaho tayo nakahapon ng 16.0 degrees Celsius na minimum temperature. Ngayong umaga po ay pwede pong umabot, ngayong araw ay pwede pong bumaba hanggang sa 15 degrees Celsius ang ating minimum temperature sa Baguio City, habang sa Metro Manila ay pwedeng bumaba hanggang sa 22 degrees Celsius. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ma'am Lori! Yes, Ma'am Doris. Bakit nakaka-confuse yata ang weather natin? Anong sinasabi mo confused? Bakit? Mainit. Tapos biglang bumalik si Amihan. Kasi nandiyan pa yung Amihan, pabalik-balik lang siya eh. Oo, pero si Amihan, pagka ganyan daw, di ba sinasabi nga, pagka iniwanan ka na, bakit mo patatanggapin? Ay, ito, pansamantala lang. Kahit na, iniwan mo na ako eh. OFW doon. Ma'am Lori, bakit mo nagkakaganyan? Apo, yes po kasi, kumbaga papunta na po tayo sa transition period from yung kasagsagan na Amihan o peak ng Amihan, papunta po doon sa tag-init na period natin dito sa ating bansa. So, ibig sabihin po niya, yung Amihan natin, unti-unti na siyang humihina. So, hindi siya consistent na nagpe-prevail ngayon sa bansa. May times na nagkakaroon tayo ng monsoon break, katulad yung naranasan natin ng mga nakalipas na araw. Nagkaroon tayo ng monsoon break, pansamantala easterlies yung nag-prevail. So, yung easterlies kasi talaga niyan yung mainit na hangin, maalisang ang panahon kasi galing siya sa dagat Pasipiko. Pero ngayon, nagkaroon ulit siya ng surge kasi moving pa rin naman yung mga high-pressure area natin dyan po sa mid-latitude, particular galing sa Mongolia, Siberia-Mongolia region, tapos bumababa po yan. Papunta dito sa may south of Japan, yun po yung hangin ulit na nakakarating sa atin. Kaya ngayon medyo malamig naman po. Then, asahan natin unti-unting hihina na naman ito sa mga susunod na araw. Okay. Then, easterlies ulit. Then, after few days, more likely meron tayong panibago. Pabalik-balik lang siya. Hanggat hindi nawala, nalusaw. No, thank you, thank you. Maraming salamat, Ma'am Lori de la Cruz. Maraming salamat. PAGASA weather forecaster. Thank you. Punta na natin Christian Yosores, anong update dyan sa paggamit umano ng cyanide dyan sa West Philippine Sea? Christian? Inumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na kabilang ang paggamit umano ng cyanide ng mga Chinese fishing vessels sa Bajo de Masinloc sa mga ebidensyang inihahanda nila para sa kasong isasampa laban sa Beijing. Ayon kay Rimulya, hindi na bago ang impormasyon ng cyanide fishing sa West Philippine Sea dahil lumabas na ito sa pag-aaral ng ilang pribadong environmental groups. Patunay na rin anya rito ang ulat ng pagkasira sa mga coral sa bahagi ng teritoryo. Kumpiyansa ang DOJ sa mga hawak na ebidensya na galing umano sa mga nakalap na datos ng remote sensing technology at high definition cameras na ginamit sa pagmonitor sa bahagi ng karagatan. Gayunman, hindi anya maaaring madaliin ang case build-up dahil kailangan pag-aralan mabuti ang mga ebidensya para matiyak na masiway ang ihaing kaso ng Pilipinas. Kamakailan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handa niyang suportahan ang namang kasong isasampa laban sa mga mangingisdang Chinese kung may makikitang matibay na ebidensya ang pamahalaan sa paggamit umano nila ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea. Christian Yosores para sa Teleradio Serviso. Maraming salamat! Thank you! Nico Bagsik! Go Nico!
abiso sa mga mag-aaral na nasa senior high school at kanilang mga magulang. Kasado na sa August 10 hanggang 11 ang University of the Philippines College Assessment Test o mas kilala bilang UPCAT. Para sa mga nangangarap maging scholar ng bayan, maaari nang i-fill out at isubmit ang Form 1 ng application para sa UPCAT online simula April 15. Pinaalalahan naman ng pamantasan na balikan ang UPCAT portal sa August 2024 para naman ilagay ang mga grades sa Form 2B at kailangan din isumite ang SS10 sa UP Office of Student Admissions sa unit sa Diliman, Quezon City. Mayroong apat na subtest ang UPCAT. Ito yung English at Filipino Language Proficiency, English at Filipino Reading Comprehension, Science at Mathematics. Ang mga makakapasang mag-aaral ay makakapasok 2025 hanggang 2026. Nagbalik ang UPCAT noong nakaraang taon, 2023, matapos itong maantala ang tatlong taon dahil sa COVID-19 pandemic. Nico Bagsik, Telerado Servisyo. Thank you! Maraming salamat kay Nico Bagsik. My partner ko, excited na magkaroon tayo ng excited na ako sa Subway. May activity dyan kahapon. Nakita ko si Secretary Bautista. Meron na. Parang groundbreaking. Nakita ko parang may butas pa na parang underground. Oh, gusto ko yan. Siguro gusto baka yan. may na butas na ng mga ilang daang metro. Sana nga. Sana maganda 'yun ano. Sana maabutan natin. Ano ibig sabihin? Maabutan natin 'yun. Mga ilang taon lang 'yun. Ilan? Sige nga. Siguro mga dalawa, tatlo. Ganyan ba? Ganun lang kami disyan. Oy, Secretary. Sa pakisagot ng telepono. Binilisan ko pa naman yung report, Secretary Jimmy Bautista. Kasi tatanong natin, partner, sa kanya, anong usad? At mga ilang taon pa kaya bago? Kasi pwede namang partially open yun eh. Ah, ganyan ba? Halimbawa, Quezon Avenue Station hanggang ano bang mga station dyan? Airport. Guadalupe. O pwede, may Guadalupe. No? Parang masyadong malayo na, partner. Hindi okay. Kaya Quezon City to Makati. Baka pwede na mabuksan. Ano? Kasi malaking ginhawa po yan ang dulot sa mga ordinaryong mamamayan. Totoo. May choice ka ngayon kung gusto mo on the ground, MRT yun, di ba? Ay, di pala, MRT pala, elevated. Elevated. Upper ground, o di kaya underground, which is the subway. Gusto ko underground. Hindi ba nakatakot sa lindol yun, partner? Hindi ko lang sigurado, pero ang delikado lang doon, baka marintag ka. Baka lang sabihin mo, baha. Kasi nasa ilalim pero siya. Pero hindi pa sila, no? Yun ang unang concern, di ba? Bahain ang Pilipinas, bahain ang particular may Metro engineering, Manila. Ano yun, sa Tokyo na naman, sang katin ba, salabat yung mga subway lines, hindi naman binabaha, di ba? Kaya nga. I'm pretty sure naulan din doon sa Tokyo. Pero meron mga engineering solutions para maiwasan po natin yung pagbaha. Unang-unang solution dyan, huwag lang magbulsa. Ayan. Ay, ni Japanese at ang ano din nila. Japanese technology din. Isa pa part na naitatanong natin kay Secretary Jimmy Bautista, nasa fourth worst airport. Yung naiya sa Asia. Kahapon yun, di ba? Oo, ano nangyari? Bakit nagkaganon? At anong gagawin natin moving forward? At the same time, may nanalo na pong bidder yung grupo ni Tito Ramon. Tito Mon! Naging Tito agad. Si Tito Ramon ang nanalo, partner, yung grupo niya. Diyan okay. sa rehab and operation and maintenance ng NAIA. O di mabuti. Tanong ngayon, anong mangyayari sa mga pinagbabayaran nating mga fees? Ayan. Siyempre may fees dyan. Kailangan sigurong tumaas. Ayan dyan pala. Ayan na. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Secretary Jimmy Bautista ng Department of Transportation. Hi sir, good morning. Good morning, Sec. Good morning, Alvin. Good morning. Okay na po kayo, partner. Masamang pakiramdam niyan nung last week. Kaya dinifer natin. Are you okay now? Yes, okay na, Alvin. Very good, Secretary. Tama po yan. Kung kailangan ng pahinga talaga, pag sinabi ng katawan, Sec, na magpahinga, talagang ipapahinga mo. Lalo walang ginawa ito, kundi magtrabaho eh. Super diba? Sipag. Sec, unahin natin yung subway po. Nakita namin may video kayo kahapon na paano bang usad noon? Gaano nakahaba yung usad noong konstruksyon? Actually, yung subway natin, continuous naman yung construction yan. Nasa almost 700 meters na yung isang line. Yung isa is almost 600. Opo, so 700 meters, mula saan hanggang saan pa lang po yun? Mula doon sa
yung sa station. Opo. Sa depo. Alin saan banda po yung depo niya? Quezon City? Sa Valenzuela. Ah, Valenzuela. Okay. So ang usad niya within Valenzuela pa lang. Valenzuela yan. Ang susunod na station yan ay sa North Avenue. North Ab. Para malayo masyado, Sekano. May stations pa ba in between yun? Valenzuela to North. Wow, mahaba yun na, ha. Baka that is Valenzuela to Quezon City kaagad. Actually, yung Valenzuela, dito sa may Quirino Avenue lang yan. Halos ah, malapit lang na parte ng Valenzuela. May isang kilometro ba? Dito sa may Quirino Avenue siya, no? Ang susunod na station ay yung North Avenue Station, yung sa may... SM? Veterans Hospital. Ah, Veterans Hospital. Ah, malapit din nga. Malapit sa SM North at saka sa Trinoma. Sa likod? Yes. Oh. Yes. Oh. Tama. Tapos, how many stations are we talking about, Secretary? All in all? There will be 17 stations. 17. Wow. All the way to? From Valenzuela to Bicutan. To Taguig. Taguig. Oh. Hindi, sayang. Dadaan ba ng Paranaque? Hindi ng airport? Na sama ang sukat. Actually, yung linya, Albie, no, is from Valenzuela to Bicutan, no, with a spur line to Terminal 3. No? Dadaan airport, ng ano, airport. Terminal 3 lang, Sec. Hindi two, hindi abot ng 2. Ah, hindi. Hanggang Terminal 3. Doon sa yung parking area ngayon ng Terminal 3. Opo. Magkakaroon dyan ng station ng... Metro Manila Subway. No? Yung tapat ng Resorts World. Yun, tama. Ayun, tama. So doon magkakaroon ng station. Correct. Pero ang tanong dito, eh, sabi nga ni Dory, sana abutan pa daw namin. Sabi ko, hindi naman siguro ganong katagal. Ya, abutan at abutan pa natin. Ano po, Secretary? Oo naman, no? Ang target completion nito ay by 2029, no? Okay. 2029. Ano ba? Mga in 5 years time. In 5 ano years time. Yes. Pero bago matapos yung termino ni Pangulong Marcos, pwede bang partial operation yan? No, partial o kailangan ubusin muna, tapusin muna yung buo? Mm. Hindi. Pwede tayong magkaroon ng partial operation from Valenzuela to Ortigas Avenue. Yan, pwede yan. Partial operation. By year 2028 yan siguro. Ayun, 22. Pwede na part so, niya. Medyo malayo. Valenzuela, Ortigas, and Valenzuela. Anong station yun? So Valenzuela, North Avenue. Oh. Ang susunod sa North Avenue ay East Avenue. East Avenue. East tapos? Ang susunod ay Anonas. Anonas. Dami sa QC ha. Anonas. Tapos? Anonas. And then after that is Camp Aguinaldo. QC pa rin yun. Camp Aguinaldo. Tapos? And then Ortigas. So ilang stations yun? Mga 5? 6? Ayun, mga ganon. Oh. So kaya yan bago matapos yung termino. Mm-hmm. Yes. Tapos yung dulo, yung dugtong, 2029 na. 2029. Okay. Tapos gagayahin ba natin yung sa Tokyo, Secretary, yung para sa Lasalabat, ngayon, in the future, kung gusto nyo yung dumugtong, pwede kayong dumugtong para ibang line naman. Interconnected lahat. Pwede. In fact, ang JICA, ang nag-finance nito, no? Part ng aming mga trabaho ngayon ay yung paggawa ng tinatawag natin na 30-year railway master plan for Greater Capital Region, no? Ibig sabihin nun, meron tayong gagawing plano para sa mga future lines, no? In the next 30 years, no? Kasi gano'n, alam mo ba sa Tokyo, merong almost 80 lines. Yeah, sabi ko, kinikwento ko po kay Doris, Lasalabat. Lasalabat talaga. Mm. 80 lines, more than 80 lines. No? Sa atin ngayon, meron pa lang tayong tatlong line na nag-ooperate, eh, di ba? Mm-hmm. Yung MR, yung LRT1, LRT2 and MRT3, no? Correct. And then in 2025 mag-start na yung operations ng MRT7, no?
So, mag-apat pa lang tayo, samantala ang Tokyo ngayon, 83. 80 na. Wow. Medyo malayo-layo pa tayo. Sek. Pero ang concern ng marami, kagaya rin ako, paano yan, Sek, manaka-naka ay nagbabaha po dito sa atin? Paano nga po ba, sinasabi naman ni Alvin kanina, merong teknolohiya. Engineering. Oo, may engineering. Pero paano ho ninyo makakampante ang kalooban namin na hindi tayo babahain at magiging safe yan? Alam mo, ito yung Japanese technology, no? Merong assurance yung even ang JICA na yung technology nila ay tested, no? And hindi magkakaroon ng problema dahil sa baha, no? At sa lindol, actually. So may assurance yan even for lindol and lahat baha ay kung nagawa ng Tokyo sila pa naman yung 80, sila yung leader sa ganyang klase ng teknolohiya, Sekno. Tama ka, Alvin and Doris, no? Okay, magkano nga to lahat-lahat? Itong Metro Manila Subway, no, ang estimated cost natin to complete ay 488 billion pesos. Malabi, ang laki. Ang laki pala, 488 no? Billion. So, ang babayaran ng administrasyon dyan, yung buo ba yan babayaran ng administrasyon? O may mapupunta yan sa mga susunod pang administrasyon? Eh, kung matatapos natin to ng 2029, eh, may iwan doon sa next administration, no? O, ganun pala yung sistema. So, ang magbabayad naman nito ay ang Philippine government. No? Tama. Whether yung Marcos administration or next administration. No? Opo, nakaka-excite po. Actually, maraming nanunod sa atin na nakikinig, Secretary, na na-excite dyan sa subway. Sana lang hindi po magkaroon ng hitch o mag-delay. Ano po? Ano ba kayo? On track ba kayo? O may konting delays na? Actually, from the yung original date, no? Na-delay na to because of the pandemic. Eh, no? In fact, dapat yan yung operations ng tunnel boring machine, dapat nung 2019 pa yata yan, no? Or 2020. But we started operations only of the tunnel boring machine last year. No? Ay, na-late na tayo. Pwede ba, habol-habol po tayo, Sek? Habol tayo kasi, Alvin, yung kung as far as yung drilling is concerned, we don't see the problem, eh, no? Yeah. Kasi we will be using 19 tunnel boring machine in total, no? Sa ngayon, meron na tayong 5 tunnel boring machine na nandito sa Pilipinas, no? Dalawa pa lang yung nag-ooperate. Yung isa ay mag-ooperate next week, no? May dadating pa tayo na 7 tunnel boring machine within the year, no? So, ang daming tunnel boring machines yan. Kaya, sabay-sabay yan na magtatrabaho, no? Kaya matatapos natin yun ng 2019, no? Ang nakikita kong problema actually, mas problematic ay yung construction ng tinatawag natin ng mga stations, no? Kasi 17 stations yan, no? And, merong mga area dyan na meron tayong problema in terms of right of way, no? Naku, sana huwag naman po, ano po, Diyos ko po. Sana huwag ang hit siya. Kailangan natin na maayos yung mga problema sa right of way kasi mayroong mga properties dyan na ayaw ibenta ng mga may-ari, no? So, kailangan pa natin mag-file ng expropriation cases. And yan, medyo tatagal tayo pag hindi na-resolve ka agad, no? Opo. Sek, pihit tayo, maubusan lang tayong oras, ano po? Baka may tumawag na sa inyo importanteng tao in a few minutes. Anong reaction nyo doon? Fourth worst airport in Asia yung naiya po. At anong gagawin natin moving forward? Alam mo, yung worst airport, unang-una, yan ay based doon sa observation ng isang organisasyon, ano? Pero, alam mo, Alvin and Doris, sinasabi ko nga na itong airport natin ay very congested, no? It is an airport with a capacity of 35 million with almost 50 million passengers being handled, no? So, alam mo, itong
itong modernization ng airport natin dapat nangyari to 30 years ago eh, no? And it's only now that we are implementing a modernization, no? Kaya naman itong privatization natin ay talagang magdudulot ng kaginhawaan sa mga pasahero pag na-implement na natin yung program, no? Kaya minamadali namin to, no? In siguro March 15, we should be able to sign the concession agreement with the winning bidder, no? And hopefully in 3 to 6 months time, mag-start na silang mag-take over at ma-implement na nila yung mga bagong reforms na kailangan gawin, no? Construction ng additional terminal or expansion of terminals, no? Construction of new counters, no? Implementation of new technology, no? Yan at talagang yan ang magdudulot ng kaginhawaan sa ating mga pasahero, no? Opo. Medyo kuan na tayo. Medyo late na tayo. Ngayon lang tayo mag-i-implement ng reform. Samantalang itong privatization, dapat nagsimula ito 30 years ago. No? Opo. And natutuwa nga ako na ngayon ay magagawa na natin to, no? Opo. Pero sir, yun pong pag i-improve natin, hindi lang po tungkol sa infrastruktura, ano po. Kasi ang kung ganyan po na tayo po ay napapansin, dapat yata ay simulan din or that pag-igtingin pa ang pagpapalit ng sistema, yung mga tao po natin, yung ating mga taga-airport na nagbibigay ng serbisyo. Tama. Hindi lang infrastructure yan, Doris, no? Opo. Yung sistema dapat baguhin natin, no? Gamitin natin yung mga tinatawag na best practice in the industry, no? Yung ginagawa ng mga airports sa other countries, no? Although the other day meron akong natanggap na text, no? Na sabagay yung mahabang pila, hindi lang nangyayari yan sa Pilipinas, but also in many airports, no? Mga airports na malalaki dito sa Asia, no? Dahil nga sa dami ng mga pasahero, no? Opo, one last na lang, Secretary. Yung pag-turnover, no? Kundi ang magmamanage ng airport natin, yung consortium nina Ramon Tito Ang, Mon. Yung San Miguel, ano po? Ano ibig sabihin nun? Di magmamahal din yung binabayaran natin sa airport, yung mga terminal fee natin, travel tax and everything? Well, posible, no? But not necessarily, no? Kasi kung magiging efficient yung operations nila, no? Eh, baka hindi naman sila masyadong magtaas ng terminal fees, no? Although, I have to tell you, Doris and Alvin, no? Na tayo sa buong Asia, tayo ang may pinakamababang terminal fee, no? Ngayon, ang terminal fee natin ay only 550 pesos sa international and 350 pesos sa domestic, no? Alam mo, ang Cebu ay mas mataas pa kaysa Manila, no? 750, pero makita mo naman na maayos yung operations nila, no? Opo. Ang Clark almost 750 na rin, no? Pero dahil magaganda yung mga facilities na ginawa, no? These are now operated by the private sector, no? Opo. Nakita nyo, walang masyadong nagre-reklamo sa taas ng terminal fees sa Cebu at sa Clark, no? Dahil convenient yun naman sa mga pasahero, no? Hindi, pero tama ba yun? Parte yun ng kanilang napanalunang award. Ibig sabihin, kasali dun sa kondisyon that they pasok will adjust the terminal fee once they start operating it. Not necessarily. Hindi ganon, Alvin, no? Okay. Pwede silang magtaas ng terminal fee pag meron na tayong nakitang pagbabago, no? Okay, yun. Hindi sila basta-basta pwedeng magtaas dahil subject pa rin sila sa regulation, eh, no? Yung mga terminal fees ay subject sa approval ng gobyerno pa rin. No? Okay yun, Secretary. Maganda yun yung sinabi mo na kailangan may makita mo ng improvement dapat bago magtaas. Hindi yung magtaas tapos saka may improvement. Correct. Baliktad, yes. May improvement muna bago magtaas. Yes, yan ang isa sa mga requirements namin, no? Na hindi sila basta-basta pwedeng magtaas, no? Kailangan magkaroon muna ng
notable improvement, no? Okay, okay. Sige, okay, Sec. Okay. Partner, bitawan na natin. May tawag yung importante sa isang mataas na official. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Sec, maraming salamat po. Have a nice day. Thank you, Doris. Ingat, bye-bye. Ingat po kayo lagi. Thank you, DOTR Secretary Jimmy Bautista ng Department of Transportation. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Tuloy-tuloy ang aksyon! Kilig! Balitaan, tawanan, kantahan, at masayang kwentuhan. Dahil sky is the limit sa ating tuloy-tuloy na masayang samahan. Tuloy-tuloy ang panonood ng magagandang kwento sa tuloy-tuloy na serbisyo ng ating Sky Cable. Make sure you are subscribed to Sky Cable to enjoy watching Kapamilya Channel, Cinemo, Metro, Mix, Jeepney TV, Teleradio Servicio, ANC, Cinema One, and more. Sa ating Sky Cable, tuloy-tuloy ang ating pagsasama-sama araw-araw, kapamilya! Saan ang punta natin? Doon po sa pwede tayo magbantay, magbalita, at magservisyo sa kapwa. Teleradio Servicio, ang puntahan ng bayan. May malalapitan, masasandalan, maaasahan, at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano. Kapiling po natin ang ating mga servisyo squad, tutulong at kakalingan. At Tita Winnie Cordero. At balang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon. Para maghatid ng tulong sa Tatak Servisyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Sa Teleradio Servisyo at Radyo sa East 30. Sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigonia, Gising, Gising Pilipinas! Si Vlad ng ERC, nagbi-birthday din today. Happy, happy birthday at magandang-magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Ba, talaga nga naman. Pati si Dr. Carlo Lazaro, gising na rin ha. Machismis na maantala sa Makati. Ano daw? Kasi dadaan sa Makati before Taguig. Now area, sabi ni Mayor Abby. Ay hindi, ang Makati kasi may sarili din sila. Aha? Dahil sobrang yaman ng Makati, nagkaroon din yan ng plano na magkakaroon din sila ng subway. Pero parang na-cancel o nagkaiba yung ruta or parang kasi nga dadaan na ng Taguig. Oh. Sabi ni Mayor, no, that's not part of Makati anymore. Oh. Let's make lihis. I don't like, sabi ni Mayor. Iba naman yun. That is a different subway project. Pero breaking na noon sila, di ba? Eh kasi nga, di ba, hindi pa nga yun. Noong panahon na yun, wala pa yung desisyon. Wala pa away. Wala pang desisyon. May away na, pero wala pang desisyon. Reginald Vallejos, nakaka-excite yung subway trains and subway systems. Talaga, ang magandang means of mass transport system. Correct ka dyan. Noon, nantay natin. Mm-hmm. Sige, partner, sa. Louis Basco, happy, beautiful, and handsome Tuesday po, King Alvin El Chico and Queen Doris. Salamat sa iyo, Louis. Okay, meron pa? Sino ba ito? Elsie Ballon. Time flies so fast when you're having fun. Kaya, March na sa Friday, Alvin. Yes, March 1 na po sa Friday. Ay, gulay! Pero habang tayo po'y nag-i-enjoy, kausapin muna natin si Mayor Ernilo Villas ng Bulalakaw. Oriental Mindoro. May problema po yung mga taga Bulalakaw. Ayan naman. Dahil po sa El Nino. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Good morning, Mayor. Mayor? Paano ba yan? Mayor? Good morning, Mayor. Good morning po. Good morning po. Opo, makangamusta lang po kami. Nai-report naman na po sa TV Patrol at sa ibang news programs na may problema po dyan kayo sa El Nino. Ano po? Ang tanong, may dumating na po bang tulong galing sa gobyerno? Today, ASEC DEMESA of Department of Agriculture will be arriving here in Bulalakaw. O tapos, so darating po siya, tapos anong gagawin? May ibibigay ba siyang tulong? Kasi ang importante hindi yung pagdating niya, kung hindi yung tulong. Yung presensya, ano ang dala okay niya? Definitely, the Department of Agriculture will
will assist our farmers, no? Actually, last week, yung regional office ng DA at ang provincial office ay nagpunta na po rito para i-validate, ipuntahan yung mga naapektuhang areas ng Sibuyas at Palay. And then, ito nga po, si Asec de Mesa po ay darating po ngayon para pag-usapan po ang mga gagawing tulong sa ating mga kababayan po. Opo, opo. Gaano po ba katindi ang epekto ng El Nino? If you can describe sa ating mga viewers at listeners, gaano katindi? Sa amin pong kanima ng Sibuyas, which is 900, more or less 900 hectares, 300 hectares po ang naapektuhan. Opo. Almost one-third. And mga 60 to 70 million po ang halaga ng Sibuyas na naapektuhan. Opo. So wala na talaga, at hindi na mapakinabangan. Sa palayan, ang amin po sa palay ay 500 hectares po ang naapektuhan ng El Nino. Ang laki din, so ano yan, hindi na mapapakinabangan, Mayor? Wala na. Hindi naman po lahat. Ibig sabihin, kung yung iba, dapat umani ng ganito ka, 30% na lang, 40% na lang. Ganun, no? Hindi naman po totally na wala na anin. Opo. Pero may iba po na talagang zero at saka yung palay, no? Na hindi na napakinabangan. Opo. Eh, so anong immediate na tulong ang kailangan ng mga kababayan po ninyo na kailangan ura-urada maibigay naman? Kasi baka ang gagawin ay pupuntahan, pag-aaralan, ay di-discuss, i-recommenda. Alam mo yun, it takes time na in the meantime, gutom na ang mga magsasaka dahil sa sobrang bagal ng tulong. Ano yung immediate na tulong na pwedeng maibigay? Actually, ang immediate ay mapastrack sana yung pag-release ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation, no? Yan. So kasi may mga insurance po ito, eh. So mapahilingin namin na mapasak yung pag-release nung sa mga insurance ng mga pananim. Opo. Pangalawa po, mayroon pa po kaming mga areas na April pa ang ani ng Sibuyas, ay iniiling ko po na baka makapagbigay ng mga modernong drilling machine para makapag-drill kami, makuha namin yung groundwater. Kasi ang ginagawa lang po namin ay naguhukay lang po kami ng balon using backhoe. Pero limited po ang lalim kasi bumaba po ang level ng tubig, eh. Opo. Isa po yun sa hilingin namin na para maisalba pa yung mga natitira pa naming Sibuyas. Kasi marami pa naman pong area, lalo na yung sa mga tabi ng ilog, na yung Sibuyas andun ay medyo okay na, okay pa rin. Pero ang problema, yung mga tubig sa ilog ay nauubos na rin, nawawala na. At saka ano pa lang, Pebrero pa lang. Ay, oh. Hindi lalo pang titindi yan pagdating ng Marso, Abril at Mayo. Yes. And then, sabi ko nga, dahil nagsunod-sunod itong problema namin kasi nagkaroon ng oil spill na naapektuhan din kami. Correct. Ilang buwan na walang bawal ang fishing activities, at the same time tourism, kasi tourism areas po kami rin. And then nagkaroon ng ASF. And then ngayon, tagtuyot naman. So sabi ko nga, ito ay siguro kahapon nakausap ko si Secretary Abalos, ito dapat lahat ng ayos ng gobyerno na makakapagbigay ng tulong agad, lalo ng DSWD, ang dole tungkol sa tupad, yung TESDA na magbigay ng immediate na skills training, mga 15 o 3 weeks, tapos na makapag ma-empleyo ang mga anak ng mga farmers na to. Opo. Yun po ang immediate dapat, no? Na maibigay ng iba't ibang ayos ng gobyerno. Sana nga po mapagbigyan, ano. Saan banda ba yung Bulalakaw, Mayor? Saan ang kung galing ng Metro Manila, saan ang bagsak tapos land trip papunta sa inyo? Yes. Ang Bulalakaw po ang pinaka-southernmost tip sa Oriental Mindoro. So Batangas po ang daan, then
magpe-ferry kami papuntang Calapan City. Calapan. And then from Calapan City, mga 186 kilometers, mga 3 hours drive. Ay, malayo pa pala sa ano, Calapan. Oh, hindi, I was thinking kasi. Yeah. Although, part po kami ng Nautical Highway dahil may ro-report din po dito sa amin, papuntang Katiklan. Okay. And I was thinking baka may alternative, let's say, tourism, no, para mapunan. Yeah. We have 9 major islands and the longest coastline is Bulalacao. Actually, naapektuhan kami ng oil spill dahil second po kami sa Puerto Galera in terms of tourist arrivals. So, nang nagkaroon ng oil spill, pinagbawal po ang mga tourism-related activities and at the same time fishing. Kaya naapektuhan yung fishing and tourism industry ko, yung ng oil spill. And then, ng ASF, ito namang livestock industry ko ang naapektuhan. And now, itong drought, itong El Nino, itong sa agricultural sector ko naman ang naapektuhan ulit. Okay. Sige, Mayor. So, Kaya nananawagan po ako talaga sa ating mahal na Pangulo po. At sa lahat ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno na tulungan po ang bayan ng Bulalacao. At I'm so happy na immediately, kapag nakausap po si Secretary Abalos, ngayon po ay papunta na by helicopter yata si ASEC Dimesa ng Department of Agriculture. Opo, tama po yan. Sana po hindi lang photo op, ano. Kailangan natin ng konkretong aksyon at programa ng mga kababayan natin sa Bulalacao Oriental Mindoro. Hindi photo op. Okay. Thank you, Mayor. Maraming salamat po. Thank you po. Si Mayor Ernilo Villas ng Bulalacao Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa lahat ng mga matatanda. Hoy! Bakit? Lahat ng mga senior citizen. Yan. Lahat ng mga 80 na pataas. Ay, may good news sa mga 80 na pataas. Bakit? May bibigyan. Meron? 10,000. Yan naman sinasabi ko. Aprobado na ba? Pinirmahan na ng presidente kahapon. O sige, partner, sasabihin ko 80 years old na ako. Ng Expanded Centenarian Act. At kaugnay po niyan, nasa Zoom po natin si Attorney Romulo Makalintal. Isang advocate ng mga senior citizens' right. Ano po? Magandang umaga po sa inyo, Attorney Romy Mac. Magandang umaga, Alvin at Doris, at sa inyo mga tagapanood. Good morning, sir. Patingin kung gaano katikas yung Attorney Romy Mac. Di ba naka-zoom siya? Di na mo naman, partner. Walang kumpas. Parang sino magsasabing tumatanda si Attorney? Wala. Parang hindi tumatanda ang mukha. Nagkakaedad lang. Alain mo bang 80 na yan? Biro lang. Joke lang. Attorney Romy Mac, paliwanag mo nga, maraming excited po ng mga senior citizens, lalo na yung mga 80 pataas, ano po. Ang ibig sabihin po, pag tuntong niya ng 80, may 10,000 na kaagad siya. Paano yung naka 80 na ngayon? Di lumagpas na siya dun sa ano? Pwede batas. Ba retro yun? Yun ang kaya nga sinasabi ko sa mga tumatawag sa akin, marami na ako natanggap na tawag kagabi, huwag muna nating asahan ngayon kasi wala pa naman ang implementing rules and regulations. So hihintayin pa natin yun. At ang sabi nga ng mga author niyan, nagpapatupad niyan, sa isang taon pa yan may patutupad. Kasi dahil sa mga budgetary requirement, hindi naman yung naisama sa budget para sa taong ito ng 2024. Kaya natitiyak natin na sa 2025 pa isasama yan. Kasi isipin mo, 80 years old, 85, 90, 95. Ay halos araw-araw meron mag-EAT. Diba? So talaga kailangan na mapag-aralan mabuti yung implementing rules and regulations na kanilang gagawin. At syempre yung mga mag-EAT1, 82, 83, 84, sila ba'y kasama dyan? Yun ang hindi pa masyado maliwanag sa nasabing batas at sa implementing rules and regulations nga na kanilang ipatutupad. Actually, yun nga yung tatanong ko sa inyo, Attorney Romy Mac, kasi nag-80 siya halimbawa this year, January. Sabi mo, wala pa di magaganti. Di pagdating ng pagbibigay ng pera, 81 na siya noon. Paano yun? Sa aking papalagay, dapat makasama yun kasi ang dapat na reckoning period niyan ay kung kailan na ipasa yung batas at yung epektibo ang batas. Kaya yan magiging epektibo in, I think, 7 days or after publication. So, magiging kasama na yung mga 80 years old sa taong ito. At yun nga ay magiging bahagi ng ating implementing rules and regulations. Pero napaka-welcome development yan, Alvin and Doris, sapagkat matagal na rin namang hinihintay yan ng mga senior citizens. Maaari sabihin ng iba, 10,000 lang naman yan
Abay, kaysa sa wala, di ba? Tama. Ay, nakapagal na naghihintay. Kaya huwag natin sasabihin na napakaliit naman. Ay noon nang una, wala yan eh. Wala tayo. Kaya ngayon, may dumating na biyaya, ay magpasalamat tayo sapagkat yan ay dumating sa atin at ibinibigay ng ating pamahalaan bilang pagkilala rin naman sa mga nagawa ng ating mga senior citizens bilang bahagi ng ating lipunan. Paano pagkakaintindi ko, tama ba, Attorney Romy Mac? So nag-80 ka, may 10,000 ka. Oh. Pagdating mo ng 85, another 10. Pagdating another mo ng 90, ganun ba pagkakaintindi? Tama ba yung pagkakaintindi? Yes. Every 5 years, ano? Hanggang umabot ka ng 100, may 100,000 ka. Yes, oo. So nag-gets ko. Pero ano ba, yung balance ba o 100,000? So yun ang hindi pa na nakalagay sa maliwanag sa ating implementing rules and regulations. Mm-hmm. At siyempre, kailangan dyan talaga yung budgetary requirement. Ano? At, pero alam mo, ang sinasabi ko nga lagi dyan, hindi lamang ganyan. Kundi yung mga senior citizens natin na centenarian na 100 years old, yun talaga ang dapat ding alagaan ng ating pamahalaan. Na kapag ka naka 100 years old, dapat meron na siyang monthly pension. Yung siguro ang dapat din bigyan ng ating pamahalaan. Dahil sa, alam mo, pagka 100 na, kailangan nila yung kanilang mga maintenance. Ano? Ay, yung mga totoo yan. Oo, totoo. Si Henry lang daw hindi kailangan ng maintenance attorney. Malakas pa sa kalabaw, si yeah, GPE. Yeah, malakas pa sa kalabaw. Sumuko na nga yung kalabaw. Sige po. Alam mo, Alvin and Doris, ako sana ginawa lang modelo si Juan si Secretary Enrile. Sana nagkaroon ng konting ceremony nung mag 100 years old siya at ibinigay sana sa kanya yung kanyang 100,000 para to deepen the sense of responsibility ng ating government agencies sa pagpapatupad ng nasabing centenarian law. Napakaganda sana ng simbolo na ibigay ni Enrile yung 100,000 pesos. At maaari i-donate ni Enrile yun sa mga senior organization. Ano? Oh. Pero ang bottom line ng sinasabi ko yun, para ipakita ng pamahalaan na talagang tunay na ipinatutupad ang nasabing centenarian law na yan. Kaya magandang maging halimbawa yon. Pero itong ating 10,000 ito ay talagang tuwan-tuwa talaga ang ating mga senior citizen. At yan naman eh, matagal ko na rin ipinanunukala yan. Eh, nung ako'y tumakbo nga senador, yan ang aking pangunahing programa noon na magkaroon tayo ng staggered payment ng nasabing centenarian law. At ako'y tutuwa sapagkat ito'y nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ating mga mambabatas. At yung ating mga senior citizens, sinasabi ko nga sa kanila, hintayin po natin. Ho. At saka, huwag po kayong padadala doon sa mga may lalapit sa inyo na sila ang bahala para mabigyan kayo ng nasabing benefits. Ano? Mm-hmm. Ayong gagawin, magpapailangan kayo ng application sa ating DSWD. Ihanda lamang po ninyo yung inyong katibayan na kayo ay 80 years old, 85, 90 or 95. Napakadali lang naman yan. Birth certificate ninyo ang kinakailangan. Apo. Kung wala birth certificate, pwede yung marriage certificate kasi naroon naman ang edad nung kayo ikinasal. Apo. Kung wala kayong marriage certificate o birth certificate, pwede nyo gamitin ang birth certificate ng inyong mga anak. Sapagkat nung ipinanganak ang inyong anak, ay naroon po ang inyong edad. Kaya madali mo. Ay, oo nga. Tama ka nga, kasi attorney. Nakalagay naman doon na kung sino kapulang, so ikaw yun. Pero, age of father. Yes. Tama. Yung lolo ninyo, madali yan. Kung halimbawa, sila yung nag-aral o na pumasok sa isang eskwelahan, ay nag-file ng application para pumasok. Doon, mga school records. Upang pasihan niya ng edad. Si Barney, may tanong ka. Attorney Mac, ano ba ito? Tax-free ba ito? Utang na loob para sa matatanda. BIR, umayos-ayos kayo ha. Tapos yung 10,000 pala, minus tax pa pala, attorney. Kaya nga, baka may tax pa. Wala namang walang tax yan. Very good. Yan ay parang benefits yan galing sa mga sa ating pamahalaan na mismo ay hindi na itatax yan ng ating gobyerno. Lalo na sa ating mga indigent senior citizens, ano? Nako, kailangan talaga 'yan. Kaya masuswerte yung mga tumatanggap pa ng social pension, ano? Kasi siyempre, bukod sa social pension, ay meron pa silang ganitong 10,000 na pesos. At hindi lamang 'yan, maaari ang local government unit ay magkaroon din ng counterpart na benepisyo. Ano ha? Kasi katulad ng 100,000 pesos, hindi lamang na national government ang nagbibigay niyan, kundi maging ang local government units, lalong-lalo na yung mga
mayayamang local government units katulad ng Maynila, ng Makati, ng Pasig, pag dumating ng 100 years old ang isang senior citizen sa kanilang lugar, bukod doon sa binibigay ng national government, yung mga local government units may katapat na 100,000 pesos. Kaya 200 ang natatanggap ng nasabi mga naninirahan sa mga mayayamang mga lugar dito sa ating bansa. Kagaya ng ano, Attorney Mac, yung QC ba, mayaman ba kami sa Quezon City? Pinakamayaman. Pinakamayaman yata, isa pinakamayaman. Opo. So may counterpart ba si Mayor Joy na 100,000? Yes, may counterpart ang pangakalit. Oh, nice. Para ba sa Makati? Makati, sa Pasig, sa Marikina, ayun, no, ano, hindi ko yan mayaman. Yung lupa. Pero yung mga ibang lugar naman, hindi 100,000, minsan 20,000 ang karagdagang binibigay nila. At least meron. Kaya, depende yan doon sa financial capability ng nasabing local government units. Opo. Attorney Romy Mac, si Romel Zarate, oh, yung cameraman namin, sabi niya, good day, boss, yung lola ko po, nag 100 years old, wala pong nakuha, nakamatayan na niya ng lola ko po, 1942 siya. Paano yun pag namatay yung matanda, nag 100 siya pero walang nakuha? Iyan ba pwedeng kunin ng heirs? Yes, pwede yung heirs nila, ano ha? Kaya nga yung mga nakikinig sa ating mga magsesentenaryan, huwag po kayong mag-apply nung mismo magiging 100 siya. Oh. Kailangan 6 months before mag-apply na po kayo. 6 months before mag 100 years old, mag-apply na po kayo sa DSWD para by the time na dumating sila sa edad na 100 years old, ay nandun na po yung kanilang centenarian gift na matatanggap. Kasi medyo matagal din ang proseso niyan, Alvin and Doris, ano ha? Kaya hindi dapat na kung kailan magwa 100 ay saka lamang kayo magfa-file. Kasi siyempre mayroon pa rin verification na ginagawa ang DSWD sa bagay na yan. Kaya't lagi kong ina-advise sa ating mga centenarians na sa mga kamag-anak, mga 6 months ay magpa na kayo, maghanda na kayo para maayos nyo lahat ang kanilang mga papeles. Bakit pinapahirapan pa, attorney? Matanda na nga eh. Kailangan, ano pa bang antayin natin para pagbigyan natin yung matanda, Susmar Joseph naman? At saka ano pa bang ebidensya kailangan ninyo para patunayan na ito ay senior? Oh. Mm-hmm. At saka yung 100 years old 100, kasi siyempre, yun ang kanilang pagpapatibay ano, ha, na talagang 100 years old. Pero hindi naman ganun kahirap. Ano, ha? Kailangan nga lamang na ipakita yung mga papeles na yon. Para hindi naman na masyadong technical ang ating DSWD. Marami na kami natulungan sa bagay na yan. Ano? At mabilis namang gumalaw ang DSWD tungkol dyan. Although may mga pagkukulang din, pero yung halimbawa kinamatayan na nila, yan naman ay pwedeng i-claim ng mga heirs o mga tagapagmana ng nasabing senior citizen or centenary. Paano ang proseso, Attorney Mac, pagka ikaw ang magkiklaim, yung heir ang magkiklaim? Yes, sa DSWD lamang nila isasabihin yon. Ano? Doon sa pinakamalapit na sangay ng DSWD sa kanilang lugar, doon lamang sila magkakaroon ng proper representation at doon sila magfa-follow up ng kanilang mga claims. Hindi naman na masyadong technical yung ating DSWD sa bagay na yan. Kasi sabi ko nga, in case of doubt, always resolve that in favor of our senior citizen. Kasi balang araw, tatanda rin naman kayo, alam naman ninyo na yan ay para sa mga talaga nakatatanda. Baka naman Attorney Mac, pati yung heir ay makamatayan na yan. sa sobrang tagal. Sobrang na yun. Siguro naman magagalit na yung mga tao sa DSWD. Pero lagi ko sinasabi nga ay yung mga nagsasamantala dyan, nasasabihin, tutulungan sila para mag-file ng claim at na may mga hihingin sa kanila, huwag po kayong padadala sa mga taong ganyan. Sapagkat, ang pag-a-apply po ng ganyang mga benefits ng sa ating pamahalaan ay walang bayad. Wala kayong babayarang application form, kundi ang kailangan lamang makipag-ugnayan kayo doon sa pinakamalapit na sangay ng DSWD sa inyong lugar. O kaya yung mga Senior Citizens Association, ito ngayon ang panahon ninyo. Kailangan mapangalagaan ninyo ang mga senior citizens na miyembro ng inyong asosasyon. Dito kayo higit na kinakailangan ng inyong mga kasapi sapagkat inaasahan na kaya nga kayo ang mga leader ng inyong association ay tutulungan nyo sila sa ganitong mga pagkakataon. Okay, Attorney Mac, bago kami magpaalam, may pasingit lang si June. Sabi niya, pasingit naman kay Attorney Mac, ask ko lang, bakit yung Mega World Mall don't apply free parking for seniors? Teka muna, is that a law na libre yung parking ng seniors in malls? Hindi libre yan, pero dapat ina-apply pa rin ng 20% discount.
May mga areas kasi, may mga local government units na libre kahit na taga saan ka. So, kung may ganung ordinansa, katulad dito sa Munting Lupa, kahit taga saan ka, basta't nasa ikaw ay senior citizen o nakasakay ay pasahero ng isang sasakyan ay senior citizen, libre. Pero may mga areas naman na hindi libre pero dapat nagbibigay sila ng 20% discount. Baka yung sa yung bang mega mall sa ambang lugar yan sa ano bang lugar, Mandaluyong ba yan? Oh, Mandaluyong yun. Oh. Baka walang ganung ordinansa ang nasabing area. Oh. Kaya dapat siguro yung mga local government units eh sana maglabas na ho kayo ng ordinansa na libre na ang parking ng mga senior citizen. Oh. Mga senior citizen naman talagang gumagastos. Sila naman ang pupunta dyan sa mga mall. Sila nagdala ng kailangan. Kain, mga barkada nila, kasama nila. Oh. Oo, di ba? Sila naman nagdadala sa inyo ng mga negosyo. Correct. Lalo na pagka Linggo, ay bit-bit ang mga apo. Dyan sa correct. tama yan. Attorney Rob. Parking. Kayo naman, mga mayors kayo. Oh. Gayahin ninyo na ito. Itong ginawang ito ngayon, maging sana, maging wake-up call sa inyo ito na talagang seniors na kailangan yung tulong, libreng parking, magkano lang ba naman yung mababawas sa mga milyonaryo o bilyonaryong may-ari tama na nasa malls. Tama. Mabuhay yung mga senior citizens! Mabuhay! Yes, Attorney Romy Mack! Mabuhay! Attorney Romy Mack, thank you po, sir. Maraming salamat sa inyong istasyon. Salamat sa inyo. Bye-bye. Sa tulong sa mga senior citizens. Yes, sir! Attorney Romulo Bacalintal, isang advocate po ng senior citizens. What time is it? Binibining maganda, bilis! Alas 7 na, punto! Ang bilis mo magsalita. Ayan ha, si Attorney Romy Mack, partner. Hindi naman ang dating ni Attorney Romy, parang hindi naman 77 ha. Ay, 77 na ba? Oo. Parang 76 lang. Ah, magsi 77. Tama ka, 76 tama? 76 and a half. Ay, Diyos ko pa, po. Matigas sharp pa, partner. At hindi nababawasan yung kanyang fire in the belly. Oo, at walang uban. Wala, Ang galing ng tina. Magandang umaga sa iyo, Corito Season. Kindly greet Gina De Vera who watches your show regularly. Thank you, maraming salamat. Napakinggan kayo ni Andrea Frago, na binati ko siya. Andrea, happy birthday, Andrea Frago ng Department of Energy. Yan. Ako, partner. Lourdes Bautista, hello po sa ating lahat. Lagi po nakikinig sa inyong dalawa, panggising sa araw-araw at may natututunan sa mga balita. Ay, maraming salamat po. Seb Asignacion, good morning. Sana mapansin naman. Pinansin lang kita, diba? Sabi ni Camille, sabi ni Maximo, a suggestion ko po, costume sa Friday. Dahil Fire Prevention Month, mag-costume po kayo ng bombero at bombera. Parang gusto mo ba maging bombera ka? Ang pangarap ko noon, bombera. Pero hindi yung iniisip nyo. Hubadera pala yung gusto. Hubadera. Hindi. Naalala ko talaga yung kapatid ko si Ren, ang kanyang ultimate dream. Maging bombero. Bombero. Lolit Campanero, ask ko lang po, may nanay is 89. Paano magiging proseso sa Senior Expanded Act? Tapas kay Attorney Mac. Happy Tuesday. Oo nga eh. Punta daw kayo sa pinakamalapit na DSWD office dyan sa inyo. Dentayin muna natin yung IRR. Oo, may IRR. Pero ang importante dyan, meron kayong application, meron umuusad na papeles ninyo 6 months before. Yeah. Siyempre, go. Si Elizabeth Mataro, magandang gising, watching from Tandang Sora, Quezon City. Keep safe po sa lahat. Jenny Yamasaki, ohayo gozaimasu, avid listener since SRO from Nagasaki. Windy day again. High at 7, low at 6. Gandang morning. Partner ko, high at 7. High 7 degrees, is it not? Oh, windy day daw sa may Nagasaki eh. Oh. Mamaya na ulit yung iba. Okay. Nandiyan na pala si Congressman Lagman sa Zoom. Congressman Edsel, saglit lang po. Muli, magandang gising Pilipinas. Mga kaservisyo, naritay ko lang bugso ng ating mga panggising na balita. Nag-rollback po ang mga oil companies ng 95 centavos sa presyo ng diesel. Tinapyasan din ng 1 G's ang presyo ng gasolina at 70 centavos sa kerosene. Para may mali dyan, Rosauro. Bakit? Baliktad, 1 G's yung kerosene,
70 centavos yung gasolina. Oh, ay, dyan ang story ako yan. Baliktad na baka, baka singilin tayo eh. 70 lang po yung gasolina, ha? Mm-hmm. At saka 1 G's yung kerosene. Mula Enero, halos 7 pesos na itinaas sa presyo ng gasolina, 5 pesos and 85 centavos sa diesel. Samantala, posibleng i-rollback na mula 50 centimos hanggang piso kada kilo ang presyo ng LPG sa Biyernes, Marso 1. Bunso dito ng tuloy-tuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Wala pang natatanggap na request ng Pilipinas mula sa Amerika para sa extradition ng nagtatagong founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maraming dadaanan ng extradition request bago ito umabot sa DOJ. Wanted ng Federal Bureau of Investigation ang nagpapakilalang appointed son of God na si Quiboloy na nahaharap sa mga kasong sex trafficking, fraud, coercion, bulk cash, smuggling at conspiracy. Nire-review rin ng DOJ ang mga kasong rape at cyber libel na isinampa laban kay Quiboloy. Kinukonsidera ng Department of Justice na final and executory ang desisyon ng Manila Regional Trial Court na kanselahin ang pasaporte ng wanted na si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi inapilan ng kampo ni Teves ang desisyon ng korte. Wanted at nahaharap sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder si Teves na itinuturong utak sa pagmasaker kay dating Negros Oriental Governor Joel Degamo at siyam na iba pa noong Marso 2023. Dagdag pa ni Remulla, nakipag-ugnay na sila sa Timor-Leste government hinggil sa pagkansela ng pasaporte ni Teves. Umalma ang liderato ng House of Representatives sa pagkwestiyon ng ilang senador sa investigasyon kay Kingdom of Jesus Christ founder at Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ni Deputy Speaker David Suarez Jr. na dapat irespeto ang karapatan ng Kamara o Senado na mag-imbestiga at magpatawag ng mga resource person na susi sa pagbuo ng mga bagong batas. Ipinasampina ng House Committee on Legislative Franchises si Quiboloy sa susunod na hearing nito sa Marso. Sa panukalang pawalang bisa ang prangkisa ng Suarasug Media na operator ng Sunshine Media Network International o SMNI. Gayet ni Suarez, pinapaharap ng komite si Quiboloy para sagutin ang mga tanong ng mga kongresista. Una nang hinamon ni na Senador Robin Padilla at Senador Francis Tolentino ang mga kongresista na kasuhan si Quiboloy. Pinalalahanan ng Department of Health ang publiko na gamot laban sa cancer at hindi pampaputi ang glutathione. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na nakakaapekto ang pagpapaturok ng glutathione sa melanin na nagpapaputi sa balat ng tao. Babala ni Domingo, may side effects ang pagpapaturok ng glutathione na posibleng magdulot ng sakit sa kidney, atay at skin problems. Ba't hindi nyo pulansagin? Saan ka terba yan, partner? Oh. Ang dami-dami niyan yung mga kilalang mga beauty experts. Malalaki, no? Pinupost pa nga sa social media. Ba't hindi nyo lansagin? Ba't hindi nyo sulatan? Hindi nyo sindakin? Nakamo, mali yung ginagawa ninyo. Kasi maraming tao na nag-iengganyo. Hindi nila alam. Malay mo, meron siyang comorbidities na lalong makakasakit sa kanila. Wag kasi kung ganyan-ganyan yung mga advisor rin, ako hindi pakikinggan yan. Tuloy-tuloy lang po kaya sila. Unang-una pera yan. Ay, Tama naman eh. Nagsorry si Senador Robin Padilla sa ginawang vitamin C IV drip ng asawang si Mariel Rodriguez sa kanyang opisina sa Senado. Hindi raw nila binabaliwala ni Padilla at ng kanyang misis ang mga patakaran ng Senado at nire-respeto nila ang mataas na kapulungan bilang isang institusyon. Sinulatan at nagsorry na rin si Padilla kina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Nancy Binay na kumu-question sa IV drip ni Mariel. Kahit nagsorry na si Padilla, posible pa rin mag-imbestiga ang komite ni Binay kung may maghahain ng reklamo. Binalaan naman ng Department of Health ang publiko sa peligrosong dulot ng vitamin C IV drip. Lumabas sa clinical trials nga na nagkakaroon ng kidney disease at kidney failure ang ilang nagpapaturok ng vitamin C. Sus Mario, sa pag niyong pong karirin na kayo po ay magkaroon ng sakit sa kidney. Ako po may sakit sa kidney, hindi po yan not fun. Hindi biro. Partner, ang may pinakamasarap na laing ay. Sa buong mundo,
na si Congressman number one. Na si Congressman Edsel Lagman. Makasama po natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Una ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas. Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayang Noli De Castro at Joyce Balanzo. Alas 7:30, tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Noli De Castro. Alas 8. Hihimayin ni na Johnson Malaba at Joyce Balancho ang mga isyu sa Tintig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Winnie Cordero sa Tatak Servisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at serbisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Ang puntahan ng bayan. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAP, Cable Link at CNET Cable, 183 cable providers nationwide, TFC, I Want TFC, at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Magigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Gising! Gising! Pilipinas! Yes! Batiin muna natin ng isang magandang umaga si Senator Lito Lapid. Hi, Sen. Oh, partner na mahagi ng ano daw partner ng assistance. Wow. Si Senator Lito Lapid at Senator Rafi Tulfo to individuals in crisis situation ng Department of Social Welfare sa bayan ng Pola. Namigay ng tulong Mindoro. Partner Pola Oriental Mindoro. Yeah. Tumanggap ng tigpa 5,000 pesos yung nasa 591 beneficiaries na pawang apektado ng oil spill noong 2023. Ay, ayan malaking na. Tulong yan. Malaking tulong Senador! Yan. Senador! Na, Senator, magpa-interview ka naman minsan sa amin din. Eh. Ano pareho pa naman natin, yan, Senator Lito Lapid? Hindi pa natin na-interview si Senator Lapid. Oh, hindi pa rin natin na-interview si Senator Rafi. Oo nga, Rafi Tulfo. Partner. Si Florante kasi nag-message na. Si Florante Rosales. Okay. Okay. Kasama na po natin si Congressman Edsel Lagman ng unang distrito ng Albay. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, sir. Ay, magandang umaga. Ayan, no? Papano, at Doris. Papano nga yung bati pagsabi ko? Maray na aga. Maray na aga. Maray na aga, tama? Diyos marahay na aga. Diyos marahay na aga. Marahay o, kailangan na. May Diyos. Uh-huh. Hindi pwedeng marahay lang. Marahay na aga, hindi pwede. Kong, kailangan may Diyos. Ay, talagang ano, panggalang sa mahal na Diyos. Ayun, yun pala. Diyos marahay na aga. Marahay sa Induga, boss. To all of you. To all of you. Yan. Thank you, ha. Nakabot sa amin yung laing mo. Maraming salamat, mm-hmm. Congressman Edsel Lagman. Anyway. Baka may darating pa rin. Ah, hindi naman po. Nagpapasalamat lang po kami na nakarating. Thank you, Congressman. Ano naman pala, yung Bicol Express naman. Pag-usapan natin yung Chacha, Congressman. Ano, nagsimula na po yung pagtalakay ng Chacha dyan sa kamera kahapon. Ano po? Kaya lang, parang may tanong kung ito ba'y constituent assembly na maituturing o hindi. Mukhang may debate pa kayo doon kahapon, Congressman. Sa aking palagay at palagay ng marami, ang isang committee of the whole ay hindi pwedeng ma-constitute as a constituent assembly. Mm-hmm. At sinasabi ng constituent assembly, ang gusto sabihin ito, pagtitipon ng mga senador at mga congressmen. Mm. Yan lang ang constituent assembly. Itong ginagawa namin ngayon, ay pagtalakay lamang ng isang resolusyon na tinatawag Resolution of Both Houses No. 7. Mm. Kaya bakit sinasabing
resolution of both houses number 7 sapagkat kailan may participation ang both houses. Kaya pag ito ay naaprubahan na sa Senado, sa mababang kapulungan, dadalhin sa Senado, kung maaprubahan ng Senado, magkoconstitute ng Constituent Assembly. At doon, pagbubutuhan kung ito ba ay kailangan i-propose as a constitutional amendment at dadala ito sa plebisito sapagkat ang taong bayan ang may ultimate decision kung iyan ba ay tatanggapin na amendment to the Constitution. Apo, pero paano Congressman kung nauna kayo tapos yung Senado, kasi may target din sila mga October pa, hindi ho ba? Correct. Mag-aantayan yan, hindi pwede yung isa lang yung magdi-decide, isang kapulungan lang. Tama yan, sapagkat nga tatlong proseso lang ang pag-amenda ng ating saligang batas. Una, by Congress, this is interpreted as a constituent assembly. Dalawang kamara tayo. Pangalawa, constitutional convention at pangatlo, yung controversial na people's initiative. Walang ibang proseso. Ang gusto sabihin, ang ordinary legislation ay hindi pwedeng mag-amenda sa saligang batas. Sapagkat ang saligang batas ay over and above any statute. Kaya ngayon, mukhang mali ang proseso na ginagamit natin. Nakalagay doon, unless provided by law. Ang gusto sabihin, ang Kongreso na ang maggagawa ng aktual na amendment sa Constitution. Eh palagay ko hindi ito pwede na ba tatlo lamang ang proseso pag-amend ng Constitution unless i-amend natin yung Article 17 ng Constitution at isama natin by legislation. Yung sinasabi mo, hindi siya makukure. Hindi siya ganun kasimple lang. Nalagyan mo lang as... hindi ganun. Kailangan baguhin mo yung entire provision ng saligang batas na yun. Tungkol dun sa Article 17. Opo. Sa pag-revise or amend ng Constitution. So lahat pala yan, Kong, ay dapat munang busisiin at i-meet yung mga requirements yan. Napakahaba pala ng proseso. Mahaba-haba pa, Kong. Eh, sapagkat nga, ang Constitution ay talaga should be stable. Kaya kung i-amend ang Constitution, kailangan may proseso na kailangan daanan. At ang proseso ay talagang stricto. Kahit na sa voting requirement, hindi ordinary voting, 3/4 ang kailangan. Na sinasabi natin na pag-alalan mabuti at huwag masyadong mabilis ang sagawa ng amendment to the Constitution. So ibig sabihin, Congressman, yung inyo, kasi mga kabaro mo sa Kamara, nag-set na sila na by Holy Week or before Holy Week, before the break, kailangan matapos na ninyo sa Kamara. Pero yung Senado, sabi naman hindi, mga October pa siguro. So hindi din... Topetics lang ang Senado. Hindi din maganda na mag-set ng deadline. Talaga naman na... Maraming, ang una noon, yung People's Initiative daw, ay kailangan matapos na bago mag-deliver ng State of the National Address ang Pangulo. Ngayon, nasaan na ngayon yung People's Initiative? It's dead in the waters. So yung deadline na sinet na bago mag-Holy Week, Kong, hindi kayo pabor doon. We will take our time. Dapat. Hindi siguro realistic, Kong? That's correct. Sapagkat mabusisi itong pag-amend ng Constitution at huwag natin i-short circuit ito. Lahat na proposed amendments to the Constitution ay hindi diretso pupunta sa COMELEC. Ito ay iset ng COMELEC for plebisito. Sapagkat ang taong bayan ang maghuhusga kung ito ba ay tatanggapin o hindi. Opo. Pero procedurally speaking, Congressman Lagman, pag natapos kayo, halimbawa, kasi mayorya naman sila, ang daming kaalyado ng speaker at ng mga lieutenant niya, kung matapos na kayo dyan by April, hindi pala, kasi ang Holy Week pala, March. March. By end of March, kung matapos na kayo dyan,
Anong ibig sabihin nun? Mag-aantay kayo na matapos yung Senado bago kayo maging Constituent Assembly? Mm. Paano nga yun? Run us through the process. Well, palagay po na na-approve natin namin ang joint ang resolution about houses number 7. Sa Kamara? Sa Kamara. Okay. Palagay ko ma-approve naman. Yeah. Sapagkat talagang super majority sila. Yeah. Mm. Po, po. Ngayon, ang proseso ay ipapadala ito sa Senado. Okay. Okay. Para antayin yung resolution of both houses number 6 ng Senado. Pag na-approve na ito ng both houses, ay sila ang mag-meet sa Constituent Assembly. Sapagkat kung ang House of Representatives, ang Kamara, hindi pwedeng mag-amend ng Constitution by itself. Yung Senado ay hindi rin pwedeng mag-amend ng Constitution by itself. So kailangan sila ang mag-joint meeting. Hindi, pero kung halimbawa hindi aprobahan ng sabi ng Senado, then next year na namin aprobahan. Di wala. Walang mangyayari. Di wala. Sapagkat it takes 2 to tango. Correct. Oo. To amend the Constitution. To propose amendments to the Constitution. Proposal lamang to. Mm-hmm. Hindi to actual amendment. Proposal hindi, lang. Yeah. Sapagkat ang tao ang magdidesisyon kung ito ay tatangkapin o hindi sa isang plebisito. Okay, so ipagpalagay natin, senaryo na naman ulit, naaprubahan sa Senado ng Oktubre, kasi yun yung target nila, di ba? So naaprubahan din sa Senado, magmi-meet na yung dalawang kapulungan, tapos ipapasa nila, ganun ba, magbobotohan sila? Mm-hmm. Magbobotohan sila. May question ngayon. Ang question ay, paano ang botohan? Yun, oo. Joint voting or voting. Palagay ko, itong question na to will reach the Supreme Court in a proper case. Which will further delay it. Correct. Which will further delay. Sapagkat nga, hindi nagkasundo ang Senado at ang House sa procedure of voting. Ang mababang kapulungan ay gusto joint voting. Mm. Sapagkat mas marami ang mga members ng House of Representatives. Ang gusto naman ng Senado, separate voting. Sapagkat kung joint voting, talagang talo sila. Paano man mananalo ang 24? Laban? Sa 300 plus. Oo. Pero anong pananaw mo bilang also a legal eagle? Anong pananaw mo? Should you vote jointly or separately? Well, merong desisyon ang Korte Suprema dun sa Comelec, dun sa Gonzales versus Comelec. At sabi doon, ang Constituent Assembly ay isang pagpupulong na parang unicameral in nature. Mm-hmm. Sapagkat ang mga congressmen at ang mga senador ay part ng Constituent Assembly, not as legislators. Mm-hmm. Hindi sila gagawa ng batas. Mm-hmm. Sila ay gagawa ng proposed amendments to the Constitution. So doon daw, one representative, one senator, one vote. Okay. Ako naniniwala na kailangan ito ay separate voting. Oh, okay. Kailangan ko naniniwala na ito ay joint voting. Sapagkat nga susugdon sa kaso ng Gonzales versus Comelec, ay sila ay nandoon hindi upang gawa ng batas. So hindi bicameral, pero may constituent power na mag-propose ng amendment ng Constitution. So para unicameral pa rin ang sitwasyon. Ginagawa ko to, wala akong partisan motives. Irrespective ko anong issue, irrespective ko anong resulta dito sa proposal ko na joint voting. So ibig sabihin ko, parang ang posisyon ninyo, parang kapareho din sa mga kabaro nyo na miyembro ng supermajority na once nagpulong na yung dalawang kapulungan, as one, not voting separately, they should vote jointly. Yun na yung posisyon mo. Yan ang posisyon ko, pero wala akong partisan motive. Okay. Ang gusto sabihin, na pinopopos ko ito parang matalo ang mga senador. Hindi. Sapagkat binabase ko lang to sa sitwasyon na ang sabi ng Supreme Court dun sa
Gonzales versus Comelec. Nandoon sila ang congressman o ang senador, hindi as legislators. Mm-hmm. Hindi sila gagawin. Ngunit doon sila to exercise a constituent power to propose amendments to the Constitution. Yeah. But again, kailangan matapos muna din ng Senado na maaprubahan yun. Kasi kung ididelay na ididelay ng Senado, eh di wala tayong pag-uusapan kasi hindi magkakaroon ng Constituent Assembly pag hindi inaprubahan ng Senado yun. Tama ba? Eh, tama yan. Tama yan. Sapagkat it takes to tango, silang dalawa ay mag-meet yung mga senador at mga congressmen as a constituent assembly. At hindi mape-pressure ng baba yung taas, nabilisan? Well, palagay ko, walang pressure ng mga gawa yan, either house, sapagkat meron tayong tinatawag na parliamentary courtesy. Okay. At gusto kong sabihin, ipaliwanag dito, Alvin at Doris, kung ang mga proponents ng pag-amenda ng economic provisions sa Constitution ay naniniwala na ito ang paraan upang ma-attract natin, na-engganyo natin ang mga foreign direct investments sa Pilipinas, eh bakit hindi nila sabihin ano ang proporsyon na sa panukala nila? Ito ba ay babalik ta rin 60-40 in favor of the foreigners o bibigyan ang mga eventos ng 80% o 100%? Ba't hindi sabihin bakit pa maghihintay ang taong bayan at ang mga investors dun sa sinasabi ng unless otherwise provided by law? Yeah. Para bang ibinitin yung taong bayan at yung mga investors maghihintay sa contingent legislation. Yeah. As provided by law. Ba't hindi pa sabihin, binibigyan kayo ng 70% o 100%. Ang sabi nga ni dating Supreme Court Justice Renato Puno, bakit hindi na lang yung i-repeal yung article sa 12, 14, and 16? Para nga, pag na-repeal na yan, ay propose ninyo, talagang wala ng hadlang Tama. Ang pag-legislate. Sige po. Kung in the meantime, sabihin sa taong bayan at sa mga investors, ano ba talaga ang concrete proposal sa proportion or latitude? Sabi niya, unless provided by law. Para alanganin. Ano? Pero mahaba-haba pang usapin yan, Congressman. Correct. Kaya magtutuloy-tuloy pa yung interviewan natin sa mga future episodes. Thank you, Kong. Maraming salamat, salamat po sa oras po ninyo. Ingat po kayo lagi. Ingat lagi. Salamat and good morning. Good morning. Have a nice day. Maganda-maganda umaga po si Congressman Edsel Agman ng unang distrito ng Albay. Diyos, ano sabi? Diyos Mabalos. Ay. Diyos, maray na aga. Ano yung Diyos Mabalos? Yun din sa kanila. Oo, sa kanila din yan. Marahay. Marahay. Naaga. Naaga sa yung kuntodo. Indugabos. Sa kuntodo. Na, alam ko kung saan ako natutunan yun. Kay Senator Cheese. Ah, once upon a time pa nila at co-host ko yan sa show dito sa DCMMS. Usapang di kampanilya. Oh. Oo. Palagi niya sinasabi niyan. Mm-hmm. Okay. Name cannot be blank. Lulusot pa talaga yung asawa na vitamins. Ikitang-kita sa mga previous posts. Nag-glutay. Circus kung circus yung mga... Hayaan mo na. Nag-sorry na eh. Nag-sorry naman po. At mukhang na-achieve na naman po yata ni Ma'am Mariel na maging para siyang aparisyon sa puti. Talaga naman siya maputi sa totoong buhay. Hindi na kailangan talaga ng gluten. Sa totoo lang, maganda siya. Si Pareko. Gemma Nasito, good morning sa paborito kong tambalan partners, Ma'am Doris at Sir Alvin, watching from Florida, USA. Sabi ni Beth H. Hello. Happy Tuesday. Attendance check, dinner time with you. Sana maging safe sa subway station soon. May police or guards on duty. Katakot kasi pag may tambay while walking to the station. Dulo pa yan, Bev. Tapusin mo na. Sa ibang bansa may nakikita ka bang ganun, partner? Parang na? Manakanaka lang ang mga security. Hindi naman meron, kailangan. Meron din namang security, oo. Pero hindi pero ganun. Meron ding ano dyan, partner, loko-loko. Sa New York, ang daming yung mga blacks. Ngayon, nakakatakot, di ba? Tsaka mga pero, mandurukot. Yung wala lang, sasapakin ka lang, yung ganyan. Meron yan. Go, partner. Si Jennifer
Good afternoon, Conrad Kulanay in Vancouver, BC. Mga Lodi, Alvin, El Chico, and Dory. Salamat po. Sabi ni Marla Vergara, considering the subway cost 488 billion, ang laking pera, sana matapos agad para mapakinabangan ng publiko. Magmamadali ka ba, Marla? Namamadali ka, ikaw, can you imagine, bubutasin po ng makina yung lupa sa ilalim? Saka nakakita na, no? Naka-invento ng ganong teknolohiya. Meron ganyan, partner. Yan din yung ginagamit dun sa tunnel, yung dam. Ah, ganyan din? Yan din. Ikot, parang bilog siya, umiikot-ikot. Tapos unti-unti niyang kinakain yung lupa. Eh kung kunyari ang ibigay mo dyan, gamitin mo, yung makapal na mukha na pakalat-kalat dyan sa kanto. Please! Altea Floresca, babalik na ako ng NCR, susubukan at makikisiksik ako sa bagong MRT by 2028. Yeah, no, si Master Amadeo is also in the house. Ganun din si Icy Cute. Si Barner, tapusin mo. Renan Mendoza. Okay na to. Sino pa ba? May Padawan, Luisa at Greggy. Maraming salamat. Libby Valente at kay Dulce Arcel Lazaro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Noriel Aragon is in the house. Magandang umaga sa iyo. Ako, partner, hindi ko papala. Ay, si Greggy, nabasa mo na, no? Hindi nabasa pa. Mo na ba yung mga ito? Hindi parang pa. May binasa kang Greggy. Ay, si Greggy, mula kay Greggy. Statistically, ilan po ba ang umaabot ng 100 years old? Marami. Parang di ako makapaniwala na everyday may nagbo 100. Hindi, sabi niya everyday may nag-80. Ah, 80, hindi 100. Hindi 100. So, ibig sabihin, mas madaling ma-achieve yung 80 kaysa sa 100. Parang meron ako nakita, partner, doon sa Japan. Meron lugar doon sa kanila, parang island. Lahat sila mga centenarian. Kasi sa Japan. Sa Japan. Ang kinakain kasi nila lahat mga sashimi, mga gulay. Talaga? Kaya sila mahabang buhay. Mahabang buhay nila. Progenetics din yan. Sabi ni Jojo Abelgas, good morning sa mga drivers na texting while driving. At sila pa ang galit kapag sinabihan. Huwag ganoon. May multa. Yan, 5,000 po ang multa pagka nahuli kayo texting while driving. Asan si Kabayan? Wala pa ba? Wala pa. Absent ba? Nililoko lang kita. Babasahin pa ba natin? Yeah, kayo? Go. Mga kaserbisyo, naranasan nyo na bang mawala ng wallet? Hassle po talaga kapag nawala ng wallet, lalo na kung may laman ito, importanteng bagay kagaya ng ID. Pero maswerte isang babae sa Canada dahil naibalik ang kanyang nawalang wallet makaraan ng halos 8 buwan. Kwento ni Marcy Calawart, nahulog ang wallet niya sa dagat habang sakay ng bangka noong pang June 2023. Nakalagayan niya ang kanyang wallet sa backpack pero nakalimutan niyang isara ang zipper kaya nahulog. Sinubukan niya pang ipasuyo sa mga divers na hanapin ang nahulog na wallet pero hindi na nila ito nakita. Ngayong February 2024, naglalakad siya sa isang beach kasama ang aso na may mapansin na parang basurang inaanod. Ano po? Nang lapitan, laking gulat niya, ito ang wallet niya na halos 8 buwan nang nawawala. Wow. Masige na gulat pa niya na makitang hindi nasira ang laman na pera at mga ID kahit matagal ng palutang-lutang sa dagat. Meant partner, for you. May karanasan na akong ganyan. Nawalan ka ng wallet? New Zealand. Talaga? Alam mo nun naman. Oo. Wallet, passport. Lahat. Lahat. At hindi ko na-realize na naiwan ko sa KFC sa Queenstown. Nabalik sa'yo. Alam mo kung anong nangyari? Tinawagan pa si yung kapatid ko sa Australia. Kasi siya nasa emergency contacts ko. Sabi niya, nawawala ba yung wallet mo, yung passport mo? Hindi, natutulog ako. Naiwan ko sa KFC. Sa Queenstown, guess what? Pilipina ang mga workers doon. Shout out, thank you. Na ibalik sa akin, very partner. Good, intact. Good. Ang binibigyan ko ng reward, ayaw naman tanggapin. So may mga angels talaga. Hindi naman ako makarelate dun sa mga nawawalang wallet. Hindi ka nakakawala, partner. Kasi wala na akong wallet dahil wala akong pera. Hindi ko na kailangan mag-wallet. Kaya ibig sabihin yan, pag may babalik sa'yo, may babalik talaga. Gawa ng paraan. May mga angels. Correct. At saka, na mag-a-appear. Kung meant for you, meant for you. Yeah, ngayon, kung ukol. Ano yun? Oko, obol. Kung uukol, bubukol. Hindi, hindi uukol kung hindi bubukol something. Kung walang bukol, paano nga pa yun? Ayun si Kabayan, alam ni Kabayan yun eh. Bais! Bais! Pero para ang hirap, ano? Nakita ko na nandiyan. Naglalakad, nag-aakbay sila ni Camille dyan, partner. Eh, baka naman nagja-jogging pa ang lolo natin. Bais! Kabayan! Si Kabayan, tika sila sa ulo. Kabayan!
Ayan na siya. Paano yun? Paano salita? Paano kasabihan ng ukol, bubukol? Paano ngayon? Pag hindi... Hindi bubukol. Ayun, yun ang tama. Kung hindi uukol, hindi bu... Kung hindi ukol, hindi bubukol. Ah, kung hindi ukol, hindi bubukol. Okay. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya rin alam. Hindi, yung wallet kasi nung mama nawala, after 8 months nabalik sa kanya. Oh, so sabi ko nga, nakita niya sa dagat. Oh, ibig sabihin, para sa kanya talaga yun. Nahulog, nahulog eh. Nasa backpack niya eh. No. Pero kung yun nga, pagka para sa'yo, babalik at babalik sa'yo. Meant to be. May laman yung pitaka? Meron. Intact. Lahat. Marami? Oo. Pati mga dokumentos. Intact yung meron. Oh. So para sa kanya talaga yun, diba? Yun. Bumukol na. Si Alvin El Chico po ito. Doris Bigornia po. Susunod si Kabayan at si Joyce. Pero kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Puti! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising! Gising! Pilipinas! Pilipinas!